Mga kabanat, meron ako nakitang video no na talagang itong kampo itong supporters nila ni Lenny Robredo nag house to house campaign. Tapos nakikita mo sa video na ito na talagang namimilit pala talaga sila na i-convince ka. Hanggang umabot sila ng napakahabang oras, hindi ko mama, 12 minutes na pag-uusap. At pilit niya i-convince ito nga si Manong. Nasabi niya kapag natalo daw si Lenny Robredo ay apektado din sila. Sabot naman ni Manong, pag natalo kami, apektado din kami. So wag, sabi ni Manong, wag mo na ipilit yung gusto mo dahil nga Bongbong Marcos din talaga kami. So sabi naman ni Manong, hindi talaga alis. Sabi niya, hindi ba magbabago yung isip mo? Grabe yung pangliligaw ni Manong dito kay Manong. Bagay, mas matanda ko sa kanila pero okay na rin yan. So talagang makikita mo dito mga kababayan na talagang porsigido, talagang house to house campaign at hindi lang, parang ayaw nila umalis hanggat hindi ka na-convince. So panoorin nyo itong mga kababayan at kayo nung mamusga dito. So ang video nito, kiredito A. Tacloban, kasi sila nag-upload ng video nito. Habang nag-usap kasi sila, parang may naka-phone na naka-tripod habang nagre-record at naririnig mo ang kanilang mga sinasabi. So panoorin nyo itong mga kababayan. Hello, Lenny po tayo. Lenny po. Ha? Wala na sir, ganang mabago? Okay. Bakit sir? Bakit sir? Bakit nga sir? Wala lang. Ba't tumawag lang? Wala lang. Hindi ka ba tayo ng katulad natin mabuting tao? Depende kasi sa ano, sa ano nyo, sa tingin nyo sa siluboto nyo. Di ba may mga kakasya tayo? So, sa inyo, meron sa'yo. Kami meron din kami sa so for me, nire-respect ko kung sinigit mo yung boto kung kay Lenny ka, of course, kay Lenny ka. Pero kami, sana respeto mo rin kung siyang kami. Yes sir, pwede nire-respect ko kayo. Alam niyo kayo kung bakit yan to. Para lang maintindihan niyo nung maintindihan ka, kaya hindi sa akin, ha? Hindi naman kami maintindihan. Oo. Kaya para maintindihan tayo, kaya ganito yung mga Lenny, yung malaban na ganito. Kasi sa yung pipiliin niyo pag nanalo, apektado rin kami. Kaya, pag nanalo rin si Lenny, marami rin apektado. So kailangan, meron tayong boundary. Sige sir, yun na lang. Yun na yan sa'yo. Fine kasi ito yan kami. So, yung PM din talaga yung bubuhay namin. Kasi may kanya-kanya tayo sa gusto. Hindi mo pwede ipilit yung gusto mo. Sagot ako, lukong Lenny ka, pero respect ako, Lenny ka. Pero ako, respect mo rin, BDM ako. Hindi mo na ako kailangan ng edge of faith. Kasi marunong na ako mag-research. Kung ano-ano yung mga nagawa at hindi nagawa o mga dapat pang gawin in the near future. So, dapat, alam ko yung boundary. Hindi mo mo nagagalit. Nag-explain lang ako ng sa'yo. So, hindi mo na kailangan pa mag-house to house. Kasi di ba nakaupo si Lenny? So, sa 6 years na, of course, dapat marami yung mag-house to house. So, ganun din sa yung gusto mong iparating na gusto mo akong i-educate kung ano yung mga nagawa. Ano mo sabihin yung educate? Alam ko educated na sir. Ano mo sabihin yung kasi alam ko ganun sa yung ginagawa sa mind natin para mag-away-away tayo. Pero bakit kailangan mo pa mag-house to house? Ano mo gusto nyo i-implement sa akin? Ano ba yung gusto nyo ma-absorb ko na sa yung sabihin? Di ba yung din yun? Kukuron ko sa akin yung mga ganito si Lenny, ganito si Lenny. Oo, alam ko na po ganito si Lenny. Pero, wala na sa kayo mga gawa kasi. Okay, when you say ganyan sir, okay, sige, I will stop. So, pag sinabi ko ganito sir, just stop, and then, let's test. Yeah. Ganito lang po. Kasi nga din ang sinabi ko na sa bagbiba, ba't siya mababago yan? Kasi kung add ko mababago. Yan na po, huwag na po ako kasi sa mababago. Kasi ganito na talaga, wala na po pala. Sir, when you say, sarado na, aalis ako sir. Hindi ako pinakasipagawa. Opo. Huwag na kayo mag-inis sa akin. Hindi na po ako na-inis. Pero, respeto ko yung kayo, pero
Huwag nyo nang i-stay kung ano yung gusto nyo. Oo, sir. When you stay lang, wala. Nakakalit ako, sir. Kaya nga, sir, diba, sinasabing kita kanina kung pwede pa. Kung hindi, kaalit naman ako, sir. Okay lang, sir. So yan yun, makikita mga kababayan na talagang pinipilit na ikukumbinsihin ito ng supporters nila ni Lenny Robredo. Itong isang nagtitinda ng bigas. Nga lang, itong nagtitinda ng bigas naman ay talagang matibay at hindi ayaw magpapakumbinsi dito sa isang ali na nagkaroon ng house-to-house campaign. Malamang hindi lang iisa, hindi naman pwede yung lalakad yan na walang backup. So nakikita nyo na talagang umabot ng halos 6 minutes pala yung kanilang conversation. At itong si Manong hindi niya talaga nahihila. At namimilit siya na bakit daw hindi ayaw. Kinukuha niya kasi ang dahilan kung bakit suportado niya si Bongbong Marcos. At yung nasabi din niya kanina, no, sinabi parang delikado daw sila kapag nanalo si Bongbong Marcos. Sagot naman ni isang lalaki ay mas delikado din sila kapag natalo si Bongbong Marcos. So, yan, ang ginagawa kasi ng kampo nila ni Lenny Robredo kasi ngayon at saka itong mga supporters niya, house-to-house campaign ang ginagamit nila para mahingkayat itong ano, para manalo talaga si Lenny kasi ang pinaka-goal nila mga kababayan ay ang manalo talaga si Lenny. Di bali matalo yung iba, wag lang matalo si Lenny. Yun ang nakikita kong pinaka-motivation nila na gagawin nila na ipanalo nila si Lenny kahit anong mangyari kasi ayaw nila makabalik sa kapangyarihan itong si Marcos.